biktima ng illegal recruitment. Nahulihan ng peking pasaporte. Nagbabala ang Department of Migrant Workers. Oh, Reyna. Nagmamadali ka yata. Ate, opo. May interview ako. Kinakabahan nga ako eh. Pero sana matanggap. Trabaho abroad po. Alam mo na, masyado nang mahirap ang buhay dito dahil sa mga bagyo. Ayoko na rin umangisda si Itay. May problema na siya sa puso at lagi na rin nagkakasakit. Saan mo naman nakilala yung recruiter na yan? Basta mag-iingat ka, Reyna, ha? Marami ang nagsasamantala ngayon, lalo na sa ganitong panahon. Mauna na ako, ate. Balitaan ko ho kayo. Kain ka lang. Marami akong in-order. Tamang-tama na nakita ko yung post mo. May mga paalis na nga sa susunod na linggo. Nagmamadali na ang employer kaya kailangan ikaw na ang sunod. Hindi na kailangan ng kontrata. Mabait naman tong magiging amo mo. Turis ka lang muna, ha? Doon na ayusin ang work permit pagdating mo. Kung wala kang passport, no problem. Meron akong, alam mo na, ipagamit ko muna sa'yo para makaalis ka na agad. Nagbabala ang Department of Migrant Workers at Interagency Council Against Trafficking laban sa mga online content na nanghihikay at kumuha ng trabaho abroad, ngunit na pag-alamang hindi lehitimo ang mga recruiter na ito at nalagay sa panganib ang mga kababayan nating na biktima ng ganitong scam. Naku, delikado itong pinasok ko. Ayoko ng ganito. Salamat, Ate Saima. Mabuti na lang nasabihan mo ko kanina na mag-ingat at huwag magpaloko. Mabuti na lang din na taalala ko yung mga babala tungkol sa illegal recruitment sa radyo. Naku, iha. Mabuti at umalis ka na agad. Mahalaga ay ligtas ka.